Good morning, Church. Good morning, CDMC. This is the day that the Lord has made. Despite of the tough week that we went through, the Lord is still there to comfort us, guide us, protect us, and strengthen us. So let us rejoice and be glad in it. Now, I'm inviting you all to stand up and for our call to worship and open our Bible in the book of Psalm 117. Again, book of Psalm 117. Praise the Lord, all you nations. Extol Him, all you peoples. For great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Let us pray. Most graciously, Heavenly Father, we just want to thank you, Lord God, for another opportunity, Panginoon, to serve you, to worship you, to know you more, Lord God. To know how gracious and righteous you are, Lord God. Lord God, as we listen to your word through the speaker that you delivered to us today, Lord God. Lord God, ready our heart and mind, Lord God, to observe, to execute it in our life, Lord God. And we leave this up to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. We continue to praise and to worship our Lord and our God because we know that He is our firm foundation. Whatever may come in this changing world, He is an unchanging God, our firm foundation in Jesus Christ. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Lift up His name, because His name is above every name.
name is above all names. Glorious you are this day, forever your love remains. Your hands have already made a way from multitudes to be saved. Lord, we cry out and pray for you. Jesus.
wonder your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, when my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come. And my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress. My soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in morning is entitled, In God's Plan and Compassion,
There is a room for the nations to bear His everlasting name. And the scripture reading is from the book of Isaiah 56, verse 1 to 8. Again, Isaiah 56, verse 1 to 8. This is what the Lord says. Maintain justice and do what is right, for my salvation is close at hand, and my righteousness will soon be revealed. Blessed is the man who does this, the man who holds it fast, who keeps the Sabbath without desecrating it, and keeps his hand from doing any evil. Let no foreigner who has bound himself to the Lord say, the Lord will surely exclude me from his people. And let not any eunuch complain, I am only a dry tree. For this is what the Lord says, to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose what pleases me and hold fast to my covenant, to them I will give within my temple and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will not be cut off. And foreigners who bind themselves to the Lord to serve Him, to love the name of the Lord, and to worship Him, all who keep the Sabbath without desecrating it, and who hold fast to my covenant, these I will bring to my holy mountain, and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations. The Sovereign Lord declares, He who gathers the exiles of Israel, I will gather still others to them, besides those already gathered. And it will be delivered to us by our pastor, Ian Evasco. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Church. At bagong lahat, tayo po muna ay manalangin. Father in Heaven, we thank you, Lord God, for this morning. May you give us your wisdom. May you guide us, Lord God, according to your will, in doing missions, Panginoon, in evangelism, Lord God. So Lord, may you help us evaluate ourselves, Lord, at kayo po ang magbigay sa amin ng practical applications, kung ano man yung gusto nyo po para sa amin. So we thank you, Father in Heaven. May you bless us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So, in God's plan and compassion, there is a room for the nations to bear His everlasting name. Ayan po ang ating title ng ating sermon outline this morning. At ito po ay makita sa Isaiah 56, 1 to 8. So, compassion, according to the Merriam-Webster's dictionary, is defined as the sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it. So, sabi daw ng Merriam-Webster's dictionary, ang compassion daw ay ito yung meron tayong pakialam sa iba, lalo na sa mga paghihirap nila, at may kagustuhan din tayong mabawasan yung paghihirap nila. Ibig sabihin, yung simpatya, yung makita natin yung pangangailangan ng iba at mabawasan natin ito, matulungan natin sila. It is easy to have compassion for others when we are not in a destitute condition. Madaling maging maawain sa iba, madaling magkaroon ng simpatya sa iba kung tayo rin ay hindi nasa kondisyon na may pangangailangan, no? So, but how is the church supposed to have compassion by reaching out to the lost at this time when we, the church, with the whole world, are all in destitute, no, need of a disease-free health condition? So, paano ba ang simbahan ngayon ng Panginoong Jesus ay magkakaroon ng simpatya or awa
na magbahagi ng salita ng Diyos or mag-reach out, outreach sa mga nawawala. Sa panahon ngayon na kung saan tayong lahat ay biktima or tayong lahat ay napapasa ilalim dito sa condition na ito na kung saan lahat tayo nanganganib ang kalusugan, no? So God's message for us this morning teaches us why we should have the strength and determination to do missions even in this perilous time. Ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga ay tuturuan tayo kung paano tayo or bakit tayo magkakaroon dapat ng kalakasan at determinasyon, no? Pupursige na magmisyon, gumawa ng missions kahit sa mapanganib na panahon na ito. Let us learn how God's plan and compassion affects the church for doing missions. So, tingnan natin kung paano ang plano at awa ng Diyos, compassion ng Diyos ay nakakaapekto sa simbahan sa paggawa ng misyon. At ang unang punto, first point is God's plan and compassion are shown through the righteous nature of the laws of Moses. Everyone has these laws in their hearts, whether Jew or Gentile. Ang una po ay ang plano at awa ng Diyos ay pinapakita niya sa makatarungang nature ng batas ni Moises. Ito po yung mga Ten Commandments, no? At marami pang commandments sa unang limang libro ng Biblia. Lahat ng tao ay merong batas na ito sa kanilang puso, mapahudyo ka man or hintil. Dito natin makikita sa Romans chapter 2 verses 14 to 15. For when the Gentiles which have not the law, tayo po yun, no? Wala sa atin yung law kasi hindi naman sa atin naibigay yung mga commandments dahil hindi naman tayo Israelita. Pero, we do by nature the things contained in the law. These, having not the law, are a law unto themselves. So, kahit pala wala sa atin yung mga commandments, nasa puso pala natin yan, no? Nasa nature natin. Which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the mean, while accusing or else excusing one another. So, ang konsensya natin ang nagpapatunay na kahit hindi natin mismong narinig directly yung mga batas ni Moises, eh, built in po yan sa ating puso. Yan ang sinasabi ng Biblia, no, ng Panginoon Diyos. Una, makikita natin itong nature ng law ni Moses. It leads to the search for equity, which results to repentance. Yan po sinasabi sa verse 1, thus saith the Lord God, keep ye judgment and do justice. So, ito po ay ang batas ni Moises ay dinisenyo ng Panginoon para hanapin natin kung ano ang tama, no? Equity. Ano ang hustisya. At makikita natin na ito dapat magre-resulta sa pagbabagong isip. Kasi makikita ng tao na kahit anong sunod niya sa batas, hindi niya tumasunod. At actually, palagi niya itong malalabag. No? Imposible na may tao sa mundo na hindi nakalabag sa mga batas na binigay ng Diyos, itong mga law. Kaya isa lang ang resulta niyan, dapat magkaroon ng pagbabagong isip. Pagbabagong isip na maisip ng tao na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kasi wala talagang nakakakompleto. Unless magawa mo lahat, simula pagpanganak hanggang mamatay ka, na hindi ka magkakasala, eh doon ka lang magkakaroon ng kaligtasan. Pero dito, kabaliktaran. Sabi sa Luke 3 verse 3, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Si John the Baptist po ito. Ito rin ang mensahe na tinuturo, no? Dito sa Isaiah, ito rin yung sinasabi ng Panginoon na kinakailangan magkaroon ng repentance. Ganun din yung na-fulfill ito nung pagdating ng ni John the Baptist, no, bilang paghahanda kay Lord Jesus Christ, sa pagdating ni Lord Jesus Christ. And sa Luke 3 verse 8 to 14, sabi dito, bring forth therefore fruits worthy of repentance.
And begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able to make of these stones to raise up children unto Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. So sinasabi po ni John the Baptist dito is, magkaroon kayo ng pagbagong isip, kayo mga Israelita. Kung iniisip nyo na nasusunod nyo ang batas, sa totoo lang walang nakakasunod sa inyo yan. At lahat kayo bagsak. Kaya magkaroon kayo ng repentance. Magbunga kayo ng repentance. Yan ang dapat na bunga ng batas. Kaya sabi niya, bring forth therefore fruits worthy of repentance. Kasi alam ni John the Baptist na itong mga lumalapit sa kanya mga Israelita, hindi tama ang kanilang pagresponde sa batas. Kaya sabi nila, anak naman kami ni Abraham, kaya automatic na yon, kami ay nakakasunod niyan at ligtas. Pero sabi ng John the Baptist, hindi, nagkakamali kayo. No? And then sabi ito, and the people asked him, saying, what shall we do then? And John the Baptist answered and said unto them, he that had two coats, let him impart to him that has one, that has none. And he that has meat, let him do likewise. Then came also publicans to be baptized and said unto him, Master, what shall we do? And he said unto them, exact no more than that which is appointed you. And the soldiers likewise demanded of him, saying, and what shall we do? And he said unto them, do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. So sinasabi ni John the Baptist dito, actually dinedescribe niya yung mga kasalanan itong mga publicans na ito. Itong mga empleyado ng Roman Empire na actually mga Hudyo na nangongolekta sila din ng tax sa kapwa Hudyo nila. So, sinasabi lang ni John the Baptist na hindi kayo maliligtas kung masusunod nyo to. Ang sinasabi niya is, walang nakasunod sa inyo ng tama, lahat kayo bagsak, lahat kayo makasalanan. At hindi nyo mabubura yun. Kailangan nyo lang mag-repent. No, magbago ng isip, huwag na kayong umasa na ang relihiyon ang makakaligtas sa inyo, na ang Judaism na relihiyon ninyo ang makakapagligtas sa inyo. Hinahanda ko kayo para sa pagdating ng tagapagligtas. Nang sa ganun, pagdating niya, tapos na kayong mag-repent at tatanggap na kayo sa kanya na siya ang Lord and Savior, si Lord Jesus Christ. Matthew 3:2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So, si Lord Jesus ang nagsabi rin nito, no. So and then Romans 3:20. Therefore by the deeds of the law, actually Matthew 3:2 si ano din po 'yan. John the Baptist, sorry. Okay. So and then Romans 3:20. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So sinasabi diyan ni Paul na ang law ay nagpapatunay lang na tayo ay makasalanan. Yun lang, walang iba, hindi nakakadala ng kaligtasan. So yan po, no. Pangalawa, it leads to faith in the agent of salvation, the Lord Jesus Christ. Ano, leading to faith in the agent of salvation. Sabi sa verse 1, for my salvation is near to come and my righteousness to be revealed. Sa Luke 3:16, sabi po, John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, si John the Baptist po, no? But one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So, malinaw na si Lord Jesus ang kaligtasan. Romans 3:21-22, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. So, kahit ang batas, no, pinakita, kahit sa mga outside the law, sinasabi niya, without the law, mga Gentile po yan, no, the righteousness of God without the law is manifested. So, may effect din po sa atin, hindi lang sa Israelita. And, yan po, nakalagay, for there is no difference, no, whether Jew or Greek. Ang kaligtasan ay sa Panginoong Hesukristo lamang.
And then it leads to the joy of salvation and of true religion. Sabi sa verse 2, blessed is the man that does this, that doeth this, and the son of man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Posible ba na may tao na hindi nakalabag sa Sabbath noong unang panahon? Imposible po yun. Lahat nakalabag. So, paano mo makikip yung Sabbath from polluting it? At to keep his hand from doing any evil. Ang sinasabi lang po dito is, manampalataya sa Panginoong Jesus nang sa ganun lahat ng kasalanan ay mabayaran. Okay? So, hindi po ito patungkol sa relihiyon na pag ginawa natin ay makakaligtas, kundi yung relationship kay Lord Jesus sa paraan lang ng pananampalataya sa Kanya. Sabi po sa James 1:26 and 27, if any man among you seem to be religious and bridled not his tongue, so ang kausap mo ni James dito, half-brother ni Jesus, ay mga believers, no, na nagkalat sa iba't ibang lugar, no. Sabi niya, if any man among you seem to be religious, bilang isang Kristiyano, kayo ay nagpa-practice na ng fruit ng Holy Spirit, pero hindi mo makontrol lang yung dila, sabi dito. But deceived his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So, hindi ibig po sabihin na hindi na nagkakasala ang Kristiyano, pero ang sinasabi dito is dapat, sa context niya, no, makontrol daw yung dila. Ha? Ibig sabihin yung mga words na lumalabas sa ating bibig. And bukod doon, to keep himself unspotted from the world, ibig sabihin, nagpupursige po tayo na transform, no? Baguhin ng Panginoong, na mabago tayo ng Panginoong Hesukristo natin. So, ang dating ugali, dating pag-isip, tapon na natin yun. Ngayon, Kristiyano na tayo, magbago na tayo sa lahat ng aspeto. So, therefore, the law in itself was given to all according to God's mercy and grace. So, kung i-combine natin itong tatlong bagay na ito na napag-aralan natin, ito ay dahil lamang sa grasya ng Diyos, kaya yung batas na ibigay sa atin. No? So, pointing to repentance and to the good news of the gospel. Walang ibang purpose ito, kundi dalhin tayo sa repentance o pagbabago ng isip at pananampalataya sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang ebanghelyo. True salvation results to producing good works, the fruit of the Holy Spirit. And pag tayo ay tunay na ligtas, ito ay nagpaproduce ng good works na hindi galing sa atin, kundi sa Holy Spirit. Ibig sabihin, nagpapasako po tayo sa Holy Spirit. Yan po sinasabi ng Ephesians 5 and Galatians 5. No? And then, bukod po dyan, sa God's plan and compassion na through the law, also, God's plan and compassion are extended to the Gentiles. Ito, mas malinaw po na hindi lang sa Israelita, kundi sa mga Gentil. Una, Gentiles are of low stature compared to Israelites. Ang mga Gentil ay mababa ang pagkatao, no? Katayuan, mababa ang katayuan kumpara sa mga Israelita. Kaya sabi sa una, no, dito, number one, not of the chosen nation of God. So verse 3, sabi, neither let the son of the stranger, stranger ay foreigner po, no, hindi Israelita, that hath joined himself to the Lord speak, saying, the Lord hath utterly separated me from his people. So tayo po ito, actually, no, yung mga strangers, mga foreigner na hindi tayo Israelita. No, ang sabi ng Panginoon dito, wag naman sana nilang sabihin na ako'y tuluyan ng hiniwalay sa at hindi niya isasama sa kanyang mga tauhan, kanyang yung mga Israelita, no. So Genesis 35:9-12 makikita natin ito yung ano ng Israel, no. Yung patriarchs nila. And God appeared unto Jacob again when he came out of Padan Aram and blessed him, and God said unto him, thy name is Jacob. Thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name. And he called his name Israel. And God said unto him, I am God Almighty, be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall be of thee, and kings shall come out of thy loins.
And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land. So, you know, a nation and a company of nations, 12 tribes ang Israelita, no? So, ako po, malinaw, hindi ako part ng 12 tribes ng Israel, no? At karamihan sa ating mga Pinoy ay hindi talaga parte dyan, except na lang kung may lahi ka ng dugo mismo, no? Isang Israelita. So, pero in general, tayo po ay Gentiles, mga Hintil. And bukod sa hindi tayo kasama sa yung Israelita na chosen nation of God, tayo rin po ay hindi binigyan ng parangal katulad ng Israel. We are not honored by God compared to Israel or unlike Israel. No? Sa verse 3, sabi, neither let the eunuch say, behold, I am a dry tree. Ang eunuch po ay government or ano po yan, no? Servant sa palasyo, at usually ang trabaho nila ay magbantay sa mga prinsesa. No? Yung eunuch, pinapractice ng unang panahon na kinakastrate sila. Mga lalaki po ito, kinakastrate, tinatanggalan po sila ng testicles. No? Tinatanggalan sila ng itlog. Yan. Nang sa ganon, hindi sila makakapag-isip na manghalay na mga prinsesa o kaya magkaroon ng maling motibo, no? So yan ang mga eunuch, no? So ibig sabihin hindi sila talaga nanganganak. Hindi pwedeng makapagbuntis to. Mga lalaki po yung mga eunuch, no? So hindi sila makakabuntis. Hindi magtutuloy ang kanilang lahi. At sa Israel po, no, Hebrew culture honors parenthood. Gentiles are identified symbolically as infertile. So ganyan ang tingin ng Panginoon sa Israel, no? Para silang isang tao na marangal na nakakapanganak. Ang tingin naman ng Diyos sa Hintil ay parang mga eunuch na hindi nakakapanganak, no? Or hindi marangal. So sabi po sa 1 Samuel 1:5-8, ito, example lang po ito, no? Makikita natin sa Hebrew culture. Kwento ni Hannah po ito. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, yung asawa ni Hannah po ito. No? But the Lord had shut up her womb, hindi siya nanganganak. And her adversary, yung kanyang karibal, pangalawang asawa, also provoked her sore for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. And as he did so year by year when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou, and why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? So, example lang po yan, no? Ito yung kwento na kung saan si Hannah pumupunta sa temple, palagi nagpe-pray na magkaanak, no? At habang ginagawa niya yun, inaasar siya nung isang asawa, isa pang wife nung kanyang husband, na kung saan may anak, at ito kinukutsa siya dahil wala siyang anak. Inaasara siya bilang dishonorable. So, ayan po. So, ganyan. Illustration po yan. Pero sa ating church, sa atin na Gentiles, yun, sinasabi na para tayong eunuch na wag natin sabihin na tayo ay tuyong puno na hindi mamumunga. Ganun din, tayo yung stranger, yung foreigner. Wag natin sabihin na ihihiwalay tayo panghabang buhay ng Panginoon sa kanyang tao na mga Israelita. Kasi ngayon pa lang, parte tayo, in a sense, no? Hindi pa napo-fulfill yung millennial kingdom kung saan majo-join tayo sa Israelites sa Jerusalem. Pero, in spirit, tayo po ay believers na ngayon ng Panginoong Jesus. Ang Israel, as a nation, hindi pa. Pero meron mang ilan-ilan sa kanila, individuals, na parte rin ng church kasi believers din sila sa ngayon. So, nasa church period pa po tayo. Yun. So, pangalawa, God's grace is offered to the Gentiles. Okay. From Old Testament unto the Millennial Kingdom. So, makikita natin yung intimacy of relationship with God. Sabi sa verse 4 and 5. For thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant, even unto them will I give in mine house, and within my walls a place. So, intimacy po ito. Kasi ang sinasabi dito is yung temple. No? Ang court ng Gentiles, doon lang sa labas.
Yan yung original na architecture ng temple sa Jerusalem. Pero sabi dito, darating ang panahon na kahit ang mga Gentile makakapasok na sa Holy of Holies, sa pinaka loob ng templo, at magkakaroon sila ng lugar para sila ay nandun. Sabi po sa Romans 8:14-17, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Pwede tayong tumawag sa kanya na ama, no? Na close na pagiging ama. "The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together." Romans 8:14-17. Sabi din po sa Luke 23:44-46, ito yung kay Lord Jesus, no? Ito yung paraan kung paano literally sa temple nung time ni Jesus napunit yung kortina at kahit sino na pwedeng pumasok dahil na-fulfill na ni Lord Jesus. Ibig sabihin nun, si Lord Jesus yung kortina ng templo na kung saan pag ikaw ay nanampalataya sa kanya, ikaw ay magkakaroon na ng relationship with God. At nasa harapan ka na ni God, no? Sa presensya niya. Kaya sinasabi din na ikaw na yung spirit, ikaw yung templo, yung katawan mo, yung church, hindi yung church building, yung grupo ng mga mananampalataya ang templo ng Espiritu ng Panginoong Yesus. And sabi dito, Luke 23:44-46, "And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour, and the sun was darkened, and the veil, cortina, of the temple was rent in the midst," napunit sa gitna. "And when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, He gave up the ghost." So, yan po, no? Meron tayong intimacy of relationship with God. Hindi lang basta-basta ang relationship na anak sa ama, kundi close na relationship. Meron ding highest honor na binibigay. Verse 5, sabi dito, "And a name better than of sons and of daughters." Yung eunuch kanina na hindi manganganak, nanganganak, sabi ng Panginoon, "Bibigyan ko kayo ng dangal na mas mataas pa kaysa sa mga nanganganak ng sons and daughters. A name better than of sons and of daughters." So, sa ngayon, may privilege na po tayo niya, no? Na we are honored by God, no? As the bride of Christ, ang church. And then, pangatlo is eternal identification with God. Sabi sa verse 5, "I will give them an everlasting name that shall not be cut off." This also implies eternally secured relationship. So, hindi na puputol na hindi lang identification, kundi relationship with God. Romans 8:35-39, no? Common na verse. "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword," no? Or COVID, no? "As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." So, yan po ang isang nagbibigay sa atin ng peace of mind na kahit sa panahon ngayon na naganap ang sakit na nakamamatay, pero victorious pa rin tayo, no? Dahil ang relationship kay God, hindi yan napuputol kahit kailan. And then pangatlo, no, the Lord's millennial kingdom is its fulfillment. Gentile believers welcomed in Jerusalem temple worship in the millennial kingdom. Verse 6 and 7. Ito yung sa millennial kingdom, tatayo ulit ang temple sa Jerusalem. Si Lord Jesus ang hari doon. At for 1,000 years, Gentiles ay papasok sa temple para mag-worship
para magbigay ng kanilang alay. At ang sinasabi din sa Bible, pag hindi nagbigay ng alay, wala kayong rain sa season na yun, no? So, every year, pupunta ang mga Gentiles, no? Bilang pagsamba, pasasalamat, pag-acknowledge na si Jesus talaga, yung talagang hari, no? Of course, sa panahon na to, wala nang evangelism dahil kilalang, alam na ng buong mundo na si Lord Jesus ang Lord and Savior. Sabi po sa verse 6 and 7 ng itong scriptures natin, also the sons of the stranger that joined themselves to the Lord to serve Him and to love the name of the Lord to be His servants. Everyone that keepeth the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant, even them will I bring to my holy mountain, Jerusalem, and make them joyful in my house of prayer. So, masaya yung pagpunta doon sa temple, sa millennial kingdom. No? Actually, tayo po, hindi po tayo masasama doon bilang inhabitants ng mundo. Pag sinabi ko pong inhabitants, ito yung mga Christians, mga believers na papasok from tribulation period, masusurvive nila yung 7 years. Doon sila nasave within the 7 years and then papasok sa millennial kingdom at mahabang buhay, 1,000 years. Na, nanganganak sila ng manganganak, dadami pa ang inhabitants ng mundo. Pero tayo pong Christian ngayon, no? New Testament saints, tong church period ng mga believer, hindi po tayo part nun kasi mag-glorified na po tayo sa time nun. Either kung tayo ay maabutan ngayon ng kamatayan or ma-rapture, pagdating po ng millennial kingdom, may glorified bodies na po tayo. Actually, tayo yung mamumuno sa mundo kasama si Lord Jesus. Si Lord Jesus yung hari, tayo yung mga kanyang alagad ng mga officials. So, tayo yung mamumuno sa bawat lugar, bawat territory dito sa mundo. Kaya masasabi dyan, perfect government. Kasi ang king ay perfect, ang kanyang mga servants ay perfect. So, walang corruption, walang mali, walang injustice na mangyayari. So, doon po tayo. Yun po ang ating role dyan, no? And, pero yung mga inhabitants, sabi dyan, I will bring them into my holy mountain, Israel, or Jerusalem, and mag-i-enjoy sila sa pagpe-pray kay Lord Jesus. No? And sa Amos 9:11-12, in that day will I rise up the tabernacle of David. Ito po yung last week natin. That is fallen, and close up the bridges thereof, and I will raise up his ruins, and will build it as in the days of old, that they may possess, no, the remnant of Edom. So, yung mga Gentiles ito, no, Edomites. And of all the heathen, which are called by my name, says the Lord that does this. In Zechariah 8:20-23, thus said the Lord of hosts, it shall yet come to pass that there shall come people and the inhabitants of many cities, and the inhabitants of one city shall go to another, saying, let us go speedily to pray before the Lord and to seek the Lord of hosts. I will go also. Yes, many people and strong nations shall come to the Lord, shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. Thus said the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. So, dito natin may kita, Gentiles, iba-ibang nation sa millennial kingdom, excited silang pumunta sa temple ng Jerusalem para sumamba, para manalangin, para pasayhin ng Panginoong Diyos. And even pag nakakita sila ng Hudyo, sasabihin nila, isa kang Hudyo, pupunta na kami, kasama mo pabalik doon sa temple, no? Kasi ang Diyos nyo, ang tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo. And then, makikita na din natin dito na church worship is a shadow of the temple worship in the millennial kingdom, no? Iba po ang covenant ng Panginoon sa church, the bride of Christ. Iba rin yung sa Israel, no? Na mapufulfill sa millennial kingdom. Sabi dito,
Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called an house of prayer for all people. Sa millennial kingdom po kasi, dahil magkakaroon ulit ng temple, buong mundo ang mag-aalay na ng sacrifices. Pupunta sa Israel para mag-aalay ng sacrifices. No? Hindi bilang batas, kung hindi bilang pasasalamat at pagsamba sa Panginoong Hesukristo. So, sa atin ngayon, ang application niyan sa church, no? Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hindi man tayo nag-aalay ngayon, no? Dahil hindi tayo kinukomand pumunta sa Jerusalem, dahil unang-una walang temple, pangalawa, na-fulfill na ni Lord Jesus ang mga law. Pero yung buhay natin, yan ang ating alay, na lahat ng ginagawa natin ay holy, acceptable unto God, at reasonable na pagsiserve natin sa Kanya. Hebrews 13:15, ito yung mga pasasalamat naman natin. No? By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, gamit ang ating mga bibig, pasasalamat. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. 1 Peter 2:5, ye also as lively stones are built up a spiritual house. Tayo, no? Na church, no? Or tayo mga mananampalataya ngayon, no? Para tayong temple. And we are the holy priesthood, sabi dito, to offer up spiritual sacrifices. Direkta tayo nakakapag communicate kay God, no? Hindi katulad ng Old Testament time na may high priest pa sila at grupo ng mga priest sa Israel. Tayo ngayon, lahat ng Kristiyano ay holy priest, no? Or tayo ay priesthood, no? At direkta tayong may access sa Panginoon. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Okay. So, yan po yung dalawang makikita natin. Yung una, God's plan and compassion ay dinaan sa law. Pangalawa, God's plan and compassion ay binigay sa Gentiles. At pangatlo, God's plan and compassion compels the church to do missions. Verse 8, the Lord God which gathereth the outcasts of Israel said, yet will I gather others to Him. Sino yung others? To Israel, yung mga Gentile. Beside these that are gathered unto Him. So, marami pa sinasabi ng Panginoon. At sino ba yung instrument ngayon? Okay, so, una, as we are the Gentile recipients of His plan and compassion, bakit tayo dapat magkaroon ng interest palagi sa mission? Kasi tayo ay produkto ng mission. No? Ng mission na ginawa ng mga apostol ng unang panahon, nag-start sa kanila. Kanila Paul, kanila Peter. At ang ugat niyan is si Lord Jesus Christ. No? Kahit dito pa lang sa Isaiah, sinasabi na kagad na sa future, may mga Gentiles, masisave din sila. So, tayo po ay nakatanggap. Tayo po ay yung resulta niya. No? Hindi man na-fulfill pa talaga dahil sa future pa ito. Pero ngayon, nandito na tayo. And pangalawa, as we are given privilege to serve, tayo ay binigyan. No? Actually, commissioned pa. We are even commissioned. Matthew 28:18-20. And Jesus came and spake unto them, saying, kausap ni Lord Jesus yung kanyang mga apostles, no, disciples. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, teach all people groups, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Always, even unto the end of the world. Amen. So, hindi lang mag-share ng gospel, kundi to disciple them. No? So, make them followers of the Lord Jesus. Even perfect, no? Matured followers. And pangatlo, as we are assured of success in evangelism and discipleship. So, posible ba na kahit sa panahon ngayon ng pandemic, may nasha-sharean tayo, may tumatanggap pa rin at merong nagiging true followers? Yes, no? Dito pa lang, evidence na. Nung simulan ng pandemic last year, ilan na yung naging new members natin? Ibig sabihin, ilan yung naging true believers na ngayon ay patuloy na lumalago as disciples, as followers? So, praise God for that. Even dito sa Bible, sinasabi
No? Matthew 16:18. And I say also unto thee that thou art Peter, si Jesus, kausap niya si Peter. And upon this rock I will build my church. So, nagsimula kay Peter yung profession ng mga tao na tumanggap kay Lord Jesus as Lord and Savior, lalo na sa mga Gentiles. Pero, si Lord Jesus ang pundasyon talaga ng church. Malinaw yun. And the gates of hell shall not prevail against it. Gates of hell, no? So, ibig sabihin, ang church sumusugod sa hell at wasak ang gate ng hell. Hindi makalaban. Tayo ang nasa opensa, ang nasa depensa ang kalaban at wala silang wasak ang kanilang depensa. No? The gates of hell shall not prevail against it. So, wag tayo magpadala sa ilusyon ng kalaban na baka sakaling maisip natin na sa panahon ngayon dahil pandemic, imposible makapag-mission, imposible ang mag-evangelize, imposible may mga maliligtas, malabo mangyari. Okay, and conclusion, we must be strong and determined to do missions at all times because we do not want to waste and take for granted the gift of salvation that we have received, that we even so much don't deserve. So, we have been recipients of God's unconditional love that we became partakers of His sacrifice on the cross. Dapat tayo maging malakas at determinado na mag-mission, no? Or mag-evangelize pa rin. At dahil ayaw nating sayangin at baliwalain yung natanggap nating kaligtasan na hindi nga natin, na hindi talaga tayo karapat dapat. So, malaki ang ating pasasalamat sa Panginoon. Kaya natin ito gagawin. At ito rin ang kanyang kagustuhan. Tayo ay naging bahagi, naging tagapagtanggap ng unconditional love. Yung love ni God na walang kapalit na natupad dahil sa kanyang paghihirap at sakripisyo at kamatayan sa cross. The Lord gave His life for us to save us. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay para iligtas tayo. Are we not supposed to give our lives unto Him as well by doing missions according to His will? So, kung binigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, sino ba naman tayo para pagbigyan pa ng kanyang buhay? Pero ganyan ang kanyang pagmamahal. Hindi ba dapat tayo bigay din natin ang buhay natin sa kanya? Even sa pagmimisyon ayon sa kanyang kagustuhan. Tatapos po ako sa John 15:12-13. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So, yan po. May the Lord convict our hearts and our minds and help us paano i-apply ang mga bagay na ito. So, let's pray po. Father in Heaven, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you for your message. Please help us, Lord, paano namin i-apply ang bagay na ito, Lord God. Also, give us open doors, Lord God, for missions, Panginoon. And we thank you once again. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord for the message that we heard in this morning. And for the tithes and offering, due to this pandemic, you can send or deposit it in the bank details that will be flashed on your screen. And now I'm inviting you all to stand up for our tithes and offering thanksgiving prayer to lead by Sister Gladys Seracho. Okay po, let's pray. Heavenly Father and Creator of all things, Lord God, we thank you for letting us experience your greatness this week. Lord, nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay ng lakas, ng wisdom and knowledge, Lord, para malagpasan po namin yung mga challenges, responsibilities and task this week. Lord, we also thank you for putting foods on our tables and also for the privilege to have work and to have
our businesses. And as a form of gratitude, Lord God, please accept our tithes and offerings for this week. Lord, we also thank you, Lord, for keeping us healthy during this pandemic, Lord. Thank you for providing peace, Lord, amidst the threat that is happening around us. And we also thank you, Lord, for loving us unconditionally, Lord God, even though we do not deserve that kind of love that you're giving us. Still, Lord, we thank you, Lord God. And Lord God, we thank you for providing comfort to the entire church from this past weeks, Lord. Please guide us in these incoming weeks. And may we apply all the lessons that we have learned in today's worship in our lives. Thank you, Lord, for everything, and all the glory and honors belong to you, Lord God. And all this we pray in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Lord Almighty, we thank you, Lord God, for this morning, and we lift up to you your church, Lord God, CDMC. We pray for your continuous wisdom and blessing and guidance throughout this new week, Lord God. May you help us continually, Lord, sa transition and adjustments na pinagdadaanan namin ngayon. May your will be done. May your plans be fulfilled, Panginoon, sa inyong church. And may you guide us all individually, Lord, as your children, Lord, na magawa namin ang aming part sa ikalalago ng samahan na ito, Panginoon. So we also thank you and lift up to you yung mga birthday celebrants for this week, Lord God. Sa 11th, I see Brother Reb Perez, and sa 16th, si Sister Ivy Rio Totar. Ganun po sa mga si-celebrate ng wedding anniversary. Sa 15th, si Brother Caleb at Sister Joy Dickman. May bless them. May give them good health, Lord God. Lana po sila, Joy and Caleb. May you heal them according to your will, Father in heaven. If only it is your will, Lord God, we confirm to you. Let your will be done, Father in heaven. You are the sovereign God Almighty. We pray for Brother Ian Evasco, ako po. We pray, ganoon po, sa missionary, Ignacio Gayaman, sa mga Litanudan Kalinga. We pray for OFWs of the week, Brother Ryan and Sister Ray Asignacion sa U.S. and the families of Lapitan, Daphne, and Lohico family, Brother Jim, Sister Del, Brother Gerard. Lord, lift up to you mga persons na ito. May you continue to bless them, guide them spiritually, even sustain them physically and their families according to your will, Father in heaven. But most importantly, give us all wisdom, Lord, na ma-please ka namin throughout this whole week. Lord, lift up to you patuloy ang mga mangyayari pa this week. We thank you for mga pinagaling nyo, Lord God, sa mga kapatiran na pinagaling nyo this week, and sa inyong leading, Lord God, sa mga plano nyo for your church. Lord, lift up everything to you, Panginoon. And you deserve all glory, honor, power, and praise alone, Lord God. We pray in the name of your Son, the Lord Jesus Christ. Amen.
Purihin natin ang Panginoon sa natapos na namang Sunday virtual service. Ngayon, binabati po namin ang ating mga birthday celebrants. So October 11, Brother Reb Perez. October 16, Ivy Reo Totar. And binabati po namin ng happy anniversary. October 15, si Brother Caleb and Sister Joy Dickman. And for the announcement, meron po tayong Sunday School mamayang 1 p.m. And sa Wednesday naman po is prayer meeting ng 7 p.m. via Zoom po parehas. Mag-iingat po tayong lahat and God bless.